Ako po si Von. At lilinawin ko lang. Hindi ako isang aswang. Magandang gabi sa inyong lahat. Maintrigang ibabahagi ko sa inyo. Kakailangan ko ng malawak na pangunawa. Bago musgahan, tapusin mo muna. Taong 1994, sa bayan ng Bulacan, simpleng pamamuhay lang yung meron ng pamilya namin. Hindi naman kami mahirap, hindi rin naman mayaman. Masasabi ko na nasa middle class lang kami. Pero kahit na ganon, uso pa rin talaga yung pinagkakasundo mag-asawa. Hinbang arranged marriage. Dahil ako na lang yung walang asawa sa pamilya, ako yung sinalang ni Papa. Meron kasi siya kumpare, si Mang Ambo. Napag-usapan lang nila si inuman yon na baka kung pwede, igasal daw ako sa bunsong anak ni Mang Ambo. Hindi ko naman inakalang seryoso pala sila sa usapang yon. Sa totoo lang, maganda naman at sexy yung anak niya, si Sofia. Pero kahit na anong perpekto ng mukha niya sa mata ng iba, hindi ko siya nakikita bilang asawa ko. Noong mga panahon kasing yun, meron ako napupuso ang babae. Yung kaklasiko, si Lori. Nang tumanggi ako sa gusto nila Papa, nagalit sa akin yung tatay ko. Tinuring pa akong suwail na anak. Yung mga ate at kuya ko kasi, puro arranged marriage yung ginawa sa kanila. Ginagawa kasi nila yun para daw mas madaling umulad yung magkabilang pamilya. Yung kasal kasi yung magiging para kontrata ng mga magulang sa business. Kumbaga pang habang buhay na kasunduan. Ang gara nga ng mga pamilya namin, no? Akala mo yung mga milyonaryo? Mga maliliit na tindahan, manukan tsaka babuyan lang naman yon. Akala mo talaga mga CEO ng mga multi-million company? Sa mga sumunod na araw, nakikisakay lang ako sa gusto ng tatay ko. Naganda kami para mamanhikan sa bahay nila Mang Ambo. Pagdating namin sa kanila, nakita ko agad si Sofia. Nakangiti siya sa akin. Hindi ko siya magawang tignan na matagal. Nahihiya ako, kasi kahit katiting, wala ako nararamdaman sa kanya. Mas naiisip ko pa nga si Lori ng mga oras na yun eh. Si Lori nga pala, isa lang siyang simpleng babae. Katamtama lang yung ganda, may kapayatan yung katawan. Napakahinhin, matino siyempre. May pagka-weirdo lang pero ayos lang. Wala eh. Siya yung tinitibok ng puso ko eh. Di ba gano'n naman talaga? Hindi mo malalaman kung kanino, saan, kailan, o paano ka magmamahal. Pwedeng babae. Pwede rin namang lalaki, di ba? Hindi natin masasabi. Basta ang malinaw lang talaga sa akin nun. Si Lori ang gusto ko. Nasabi kong weirdo si Lori, di ba? Ganito kasi. Minsan kasi sa school, may pagkakataon na bigla na lang siyang nawawala. Lagi kasi ako nakasunod sa kanya eh. Nga pala, college pa lang ako noon. Pero gustong gusto na ako ipangasawa ng tatay ko. Batang bata pa nga eh, kaya wala pa talaga sa utak ko yun. Hindi talaga ako naging masaya nung namamanhikan kami. Bilang lang sa daliri ko kung ilang beses ako nagsalita. Sa paglipas ng mga araw, naisipan ko magtapat ang nararamdaman kay Lori. Isang buwan na lang kasi noon, ikakasal na ako kay Sofia. At wala talaga akong ideya kung mapipigilan ko yun. Nang malaman ni Lori ang nararamdaman ko sa kanya, bigla siyang tumakbo paalis. Sinundan ko naman siya. Baka ako minasabi ako mali eh. Kakasunod ko sa kanya, nakarating na kami sa patawid ng ilog. Huminto siya doon at doon niya ako kinausap. Sinabi niya sa akin na hindi kami pwede para sa isa't isa. Tanggap ko naman yun, pero tinanong ko kung bakit. Ang sinabi niyang dahilan, yung mundong ginagalawan daw namin ay magkaiba. Ewan ko ba Sir Paul, marami pa siyang sinabi mga malalalim eh. Tipong hindi ko na siya maintindihan. Lalapitan ko sana siya, pero pinigilan niya ako. Hindi raw ako pwedeng tumawid sa kabila. Kapag daw ginawa ko yun, mapapahamak ako. Bulag ako sa lahat ng sinasabi ni Lori noon. Ang naisip ko lang, makausap ko siya at mapaintindi sa kanya na mahal ko siya. Pero, iniwan niya lang ako. Napabuntong hiningi na lang ako. Ganun pa man, hindi pa rin ako tumigil sa nararamdaman ko.
Hanggang sa nalaman na nga ni Sofia na gusto ko si Lori. Nagkataon pa na itong si Sofia lumipat ng school namin. Sinundo niya ako. Pati na pati siya sa akin. Partida, halata lamang wala ako interes sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit parang ang pogi ko noon. Kapag naalala ko nga, natatawa na lang ako eh. Tulad na nangyayari sa ibang kwento, binulil ni Sofia si Lori. Sinamantalan yung pagiging mahina ni Lori. Pilit niyang pinapalayo si Lori sa akin. Pero ako pa rin yung kusang lumalapit sa kanya. Halos mamatay-matay si Sofia sa inggit at selos. Kaya sinumbong yun sa tatay ko. Siyempre, binubog ako ng tatay ko noon. Pinagbantaan ako ng tatay ko. Nakapag hindi ko rin nilayuan si Lori, ipapapatay niya yun. Natakot naman ako sa sinabi niyang yun. Hindi ko aakalain dumating sa ganung punting tatay ko. Palibasa kasi, napasunod niya ng madali yung mga kapatid ko. Samantalang ako, napakatigas ng ulo ko. Ilang araw akong hindi pumasok. Nilayuan ko pansamantala si Lori. Bukod pa doon, naghahanda na rin sila papa sa kasal. Nung gabi bago ang kasal, pumunta kami nila papa sa bahay nila Sofia. Nasa bakuran kaming lahat. Nagkakatawaan sila. Habang ako, hindi ko man lang magawang umiti. Tumatakbo na sa utak ko nun kung papaano makakatakas. Banday sarado ako ng tatay ko. Kahit iiyak ko, nakasunod pa rin siya. Kinabukasan, bis na ako noon. Sa halip na ako yung mauna sa simbahan, si Sofia ang nandoon. Galit na galit na yung tatay ko sa sobrang bagal kong kumilos. Kasama ko si Kuya Lupeng ng mga oras na yun. Nang makalingat si Papa, tinulungan ako ni Kuya Lupeng makaalis. Ayaw niya kasing maranasan kong maikasal sa hindi ko mahal. Walang kaalam-alam si Papa, tumakas na ako. Pinuntahan ko agad si Lori sa school. Malayo pa lang ako. Natanaw ko nang tumatakbo si Lori. May tatlong lalaking humahabol sa kanya. Naisip ko agad ng baka binayari ni Papa yun. Kinabahan ako. Kaya mabilis akong sumunod sa kanila. Naabutan ko na lang. Pinalilibutan na nila si Lori. Nasa bato na sila ng ilog. Ipagtatanggol ko sana si Lori. Pero nagulat ako nang itulak at ibalibag niya yung tatlo. Nabigla ako sa lakas si Lori. Kahit ako, hindi ko kakayanin yun. Siya pa kaya na babae at payat. Pinagbabalipan ni Lori yung mga braso ng tatlong lalaki. Nilapitan ko agad si Lori. Napansin ko na medyo humabay yung mga kuko niya. Napaiba siya ng ngiti na makikita ko na parang nag-iba rin yung kulay ng mata niya. Hinawakan ko siya sa braso ng akmang tatakbo siya. Niyakap ko siya ng mga oras na yun. Nangako ko sa kanya na kahit ano siya ay tatanggapin ko siya. Kahit tinataboy niya ako, hindi ko siya nilayuan. Tumakbo siya. Tumawid siya ng ilog. Ako naman, sinundan ko pa rin siya. Tumawid din ako ng ilog. Hanggang sa makarating na ako sa tinitirahan niya. Nagulat pa siya na makita niya akong sinusundan ko pala siya. Noong mga oras na yun, wala talaga akong kaalam-alam kung nasaan ako. Akala ko lang, nasa simpleng gubat lang ako na may naiisang bahay. Papaalisin na sana ako ni Lori. Pero nakita na ako ng tatay at kuya niya. Napakasama ng tingin ng tatay niya sa akin. Ganon din yung kuya niya. Kapansin-pansin na napakaputla ng mga balat nila. Lumapit sila sa akin. Inamoy-amoy nila ako na para silang aso. Nagsalita yung tatay ni Lori. Handa ka na bang mamatay? Oo. Handa ako. Sasagot ko ngayon, nagulat silang tatlo. Bigla na lang ako sinakal ng kuya ni Lori. Napakalakas ang kuya niya. Buti na lang, dumating yung nanay niya na umawat sa amin. Yung nanay ni Lori ang kumusap ng mainahon sa akin. Tininong ako ng nanay niya kung bakit ako nandoon. Mahal ko si Lori. Mahal ko po ang anak niyo. Nagkatinginan sila lang sabihin ko yun. Partida, nakapangkasal pa yung suot ko. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mahal mo ang anak ko.
paano kung sabihin kung mga aswang kami? Hindi na nagpaligoy-ligoy yung tatay ni Lori. Pero nagtaksila sila. Kasi hindi malang ako nagulat. Nagawa ko pang umiti eh. Mas lalo silang nabigla sa pinagtapat ko. Sinabi ko na nung makita ko palang si Lori sa eskola, alam ko na agad na aswang siya. Marami kasi akong alam pagdating sa aswang. Gawa ng kaklose ko noon yung lolo kong manunog isang aswang. Sa kanya ko natutunan kung papaano kumilatis ng aswang. Nang mamatay ang lolo ko, minana ko yung mga kaalaman niya sa mga aswang. Hindi lingit sa kaalaman ko na hindi tao si Lori. Pero nararamdaman ko kasi sa kanya na hindi siya masama. Ayaw naman maniwala ng tatay ni Lori na mahal ko siya. Napaka-imposible daw kasi magmahal ang isang tao ng aswang. Pero nung sinabi ko sa kanilang inatrasan ko yung sarili kong kasal para sa anak nila, doon na sila mas lalong nawindang. Pating kuya niya, nasa mid pa sa sariling away. Noong mga oras na yon, kahit alam ko mga aswang sila, hindi ako kinakabahan. Base sa kilos at pananalita nila, alam pong hindi sila yung tipo ng nananakit. Pagkakita ko palang sa bahay nila, masasabi kong sinusubukan nilang mamuhay ng normal. Yung kagaya ng pamumuhay ng isang tao. Pinag-aaral nga nila si Lori eh. Sa mga pinagtapat ko sa kanila, nakumpinsi ko silang sinsira ko sa nararamdaman ko. Tinanggap nila ako sa bahay nila, pero nandun pa rin yung mga pagdududa. Dahil doon, marami akong pinagdaanan sa kami ng kuya at tatay niya. Pinatunayan ko talaga mahal ko si Lori. At kung aswang man sila, wala akong pakialam. Makalipas ng isang buwan, pumayag na rin ang tatay ni Lori sa relasyon namin. Hindi pa naman kami noon pero naniligaw ako sa kanya. Sa kanila pa nga ako nakatira. Ang harap talaga ng setup namin noon. Buong akala ko noon, magiging okay na yung lahat. Nakatakas ako sa kasal namin ni Sophia. Tapos tinanggap ako ng pamilya ni Lori. Pero isang gabi, habang nagkwentuhan kami sa bakuran, bigla na lang kaming hinila ng tatay ni Lori. Dinala niya kami sa ilalim ng silong. At kasunod noon, nakarinig ako ng magkakasunod na putok ng barel. Maraming balay tumama sa bahay nila. Pagtingin ko sa paligid, may mga armado palang lalaki na kapalibot. Pagtingin ko sa paligid, may mga armadong lalaki na kapalibot. Nakita ko dun si Mang Ambo. Naalala ko nagbanta pala siya sa akin dati. Na kapag hindi ko sinipot yung anak niya sa kasal namin, uubusin niya yung pera niya, mapatay niya lang ako. At yun na nga yung nangyayari. Ilang minuto kami pinaulanan ng bala noon. Tinamaan yung tatay ni Lori sa braso. Sinabihan kami ng kuya niya na umalis na kami. Binili nila sa akin si Lori at yung nanay niya. Habang nagkakaputukan, palihim kami nagpunta sa likuran ng bahay. Sinuong namin yung mga halamanan. Bago ko may tuluyang makaalis, nakita ko pang lumaban yung kuya at tatay ni Lori. Naiyak na lang sila mag-ina sa nangyari. Habang ako, pinapatay ako na konsensya ko. Dahil sa akin, nadamay yung buhay nilang nananahimik. Alas sa isang gabi, nakarating kami sa tuktok ng bundok. Tulala at malisa yung mag-ina. Pero pagdating ng alas 12 ng gabi, natanaw namin yung tatay ni Lori. Pasan-pasan niya yung kuya niyang sugatan. Nakahinga ako ng maluwag kasi hindi naman grabe yung mga tama nila. Hindi nila natalo sila Mang Ambo. Pero umalaga, nakataka sila. Ang sabi ng tatay ni Lori, papatayin daw ako ng mga armadong lalaki. Hindi raw dapat ako umalis ng bundok. Habang ako naman, isa lang yung naisip kong paraanan para matulungan sila. Nakiusap ako sa kanila. Naggawin din akong aswang. Kasi yun yung paraan para maprotektahan ko rin sila. Kaso, tumanggi yung mga magulang ni Lori. Ang sabi ng tatay na, pangarap daw ni Lori makapangasawa ng isang tao. At kung magiging aswang daw ako, hindi matutupad yung pangarap na yun. Naiyak na lang ako sa sinabi niyang yun. Grabe yung pagmamahal niya sa anak niya. Nakaramdam ako ng inggit. Kasi yung tatay ko,
pera at negosyo ng ina sa utak. Bukod doon, ang isang dahilan pa kung bakit hindi nila ko kayang gawing aswang ay dahil base sa kanila, hindi naman sila talaga tunay na aswang. Nayanggaw lang daw sila mula nung kumain sila sa isang pistahan. At dahil sa impormasyong yun, nanlaki ang mata ko. Grabe ang pasasalamat ko nun sa lolo kong yumao. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Habang lumalaki kasi ako, siya lang talaga yung naging tatay ko. At kahit nung patay na siya, siya pa rin talaga yung para naging tatay ko. Base sa mga kaalamang natutunan ko sa kanya, kapag daw isang aswang ay produkto ng yanggaw, meron daw isang paraan para makontra ito at kaya ka nitong ibalik sa pagiging tao mo. Minungkahi ko yun sa mga magulang ni Lori. Ayaw nga nila eh, kasi baka delikado raw. Baka mamaya mamatay pa sila. Pero Sole, napagkasunduan nilang subukan yun. Kaya ang ginawa ko, nagpalamig muna kami ng ilang linggo sa taas ng bundok. Nung medyo malamig na, bumalik ako sa amin. Pumuslit ako. Kinuha ko yung kagamitan ng lolo kong yumao. Lahat, yung mga libro niya, yung mga armas, at kung ano-ano pa. Sakto ng mga panahon na yon, nandun yung kuya ko. Ang akala ko, isusumbong niya ako sa tatay ko. Pero laking gulat ko, nambigyan niya pa ako ng maraming pera. Ang sabi niya, lumayo raw ako. Magpunta kami Manila at magsimula ng bagong buhay. Sa totoo lang, bukod sa lolo ko, yung kuya ko lang din talaga ang kakampi ko. Maraming salamat sa iyo, kuya. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako ngayon dito. Pagbalik ko kay na Lori, sinama ko agad sila sa Manila. Dito, sinunod ko yung lahat ng hakbang para magawa ang imposible. Mahirap, hindi madali, maraming proseso. Pero Sole, naibalik ko sa pagiging tao yung pamilya ni Lori. Tuwang-tuwa sila. Hindi nila alam kung paano ako pasasalamatan. Pero ako dapat ang magpasalamat sa kanila. Kasi kung tutuusin, sila ang nagligtas sa akin sa masilamuot na buhay. Mula nun, namuhay na kami ng bago dito sa Maynila. Nagtayo kami ng negosyo gamit yung pera binigay sa akin ng kuya ko. Napalago naman ito. At ngayon, maayos na yung buhay namin. Kinasal kami ni Lori. Ngayon din yung kuya niya. Nakahanap din ng babae dito sa Maynila. May mga anak na kami. Yung tati at nanay naman ni Lori, ngayon masaya nang nag-aalaga ng mga apo nila. Wala na akong palita sa dati kong pamilya. Minsan ko lang silang sinasearch sa Facebook. Mukha namang nasa maayos silang kalagayan. Mukha rin namang masaya sila. Nawala ako sa buhay nila. Bale, yun na po Sir Paul. Yun ang mga kapanset. Yun yung muti kong kwento ng pamilya ko. Hindi ko kayo pipiliting maniwala. Maski ako hindi rin ako maniniwala kapag gwentuhan na ganito. Ganun pa man, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, maraming bagay sa mundo na akala nating imposible. Pero gawin nating bukas ang isip natin. Hindi lang tayo ay nag-iisa sa mundong ito. Sa ginagalawa natin, baka hindi natin alam, tayo lang pala ang walang alam. Hello guys, ang ganda naman ng kwento natin. Namiss ko yung mga ganitong kwento. Wala lang intro, shoutout na kaagad. Nakapagpinawi ng comment. So marami na nagreply. Okay. Mula ito sa kwento natin kahapon, ang pagbabalik at ang simula ng katapusan, mga kanor. By the way guys, uploaded na pala yung episode 48 ng ating San Rafael. Abangan nyo guys yung lalapit na pagtatapos nito.
sa last 7 episode na lang, grabe, paganda na paganda yung lalapit na pagtatapos season and season ending. Series ending na pala. Series ender na kasi ito na po yung huling installment sa San Rafael. Bali, 2 books siya. Grabe, napakahaba ng mga episodes nito. Imagine guys, sa unang book 1, 20 episodes, sabay itong book 2 naman, 55 episodes. Maraming salamat sa mga tumangkilik at subaybay natin yung lalapit na napakalupit na pagtatapos nitong San Rafael. At abangan nyo guys, ano kayo susunod nating series na tinala, series na ihahandog sa atin ni Sir Delonix Regia. Alright. Lady Warrior 08, hello. Speaking of Ginoong tag dito Ginoong Vet na ka-emailan ko siya nung last time. Sabi niya humingi siya ng paumanhin kasi as usual, matagal na naman daw yung kanyang karugtong ng kwento. Pero guys, busy raw siya eh. Nagkasakit daw kasi siya. On to recovery. Hindi naman daw malala pero on to recovery naman daw siya. Medyo hinebe daw siya ng mga nakaraang buwan. Saktong-sakto daw nung nagagawa siya medyo hindi daw maganda yung kanyang altrapasyon. Kaya nagpapahinga daw siya at nag-iiwas stress. Kaya pagdasa natin guys si Ginoong Vet na gumaling na para makapagbalik na siya, makapagsulat na siyang muli sa atin. Michelle Reyes, Sheila Armagena, Monica Salam, Zoyzoy46, Nixia Aquila Galicia, Dominic Aquino, Christian John Bores, Lani Agpalasin, Abitot, member natin yan, Flor Delina Nicolas, Dimple Sumi, Mary Ann Calma, Andrew Baredo, shoutout kay Angelo na birthday niya sa October 11 and sa friend niyang si Edison. Excited po siyang ma-shoutout. Shoutout sa iyo, Lods. Zach Santos, Sheila May Vista, Tupakan 15, Rins RKPH, admin natin yan. Hi boss, hello boss Paul. Pakiusapan na si Mang Kanur na mag-face reveal kahit yung picture niya lang nung bata-bata pa. Tignan namin kung pogi ba talaga. Paabutin niya daw muna yung isang video na ng 1 million. Yun. Baka pwede nating mapag-usapan yan. Christina Santos, Aliyah Anshari, Toriaga Erika, Red Rosal, Emel Reyes, Sheshe, hi sa asawa daw niyang guwapo at busy sa work na lagi nakikinig pag may time, mahal na mahal kita, karaw niya, mister niyang si Cristobal, JP Patrick, historiang kadikluman, Renz Bustamante, Ren Pakiabas, May Hortilano, Elaine Almera, Sasha Agustin, si Ma'am Elaine Almera, member pala natin to, Aya Robles, Shane, Asar, Jane Orian, Monique Mendez, member din natin to, at random, Louis04TV, Ken Tintan, hello, kay Jerry Alcalde, na ang lakas mag-flood, Lods, boss-bossay mo yung pagpa-flood. Lady Warrior 08. Si Vito TV, member din natin to. And last po sa shoutout natin for today, si Mary Grace Roderos. Thank you sa story, Sir Paul, at Idol Mankanor. Happy Teachers Day sa lahat ng mga teachers at pati rin sa teacher. Lalo during distant learning days, keep safe po tayong lahat mga kamansit. Okay guys, yun lang muna ating shoutout for today. Maraming salamat sa pakikinig. Like, comment, share, and subscribe sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, CreepyMc Pancit. At syempre, like and follow po sa ating Facebook page, ang CreepyMc Pancit Stories. Maraming salamat guys, yun lang muna, Mac Pancit.